Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, this is my first time na magpapasko ako and mag-New Year ako na nandito sa amo ko and nandito sa ibang bansa. So halos kada Pasko and New Year is kasama ko yung kuya ko sa bahay sa Manila, sa Quezon City kami. Ayan, so ang dami naming handa and masaya kami kasi kahit tatlo lang kami sa bahay, nag-video okay kami and may trabaho kasi noon, may pasok kami. Ako, sales lady sa mall, ang pasok ko noon is 9 a.m. pag Christmas, 9 a.m. hanggang 7 p.m. Pag New Year naman, ganun din, 9 a.m. to 7 p.m. din. Tsaka nauuwi. And then, pag uwi namin, 30 pa lang ng gabi, niluluto na namin yung mga pagkain namin. And sa 31, konti na lang yung mga ulam na lang yung lulutuin namin yan, yung mga spaghetti, salad, tapos na yan, and yung kung mga ano-ano. So, dito, walang handa. Hindi kasi uso yan dito, so hindi ko lang alam. Pero, kagabi guys, nasasasakyan kami, baka pwede kong isama dito yung video namin. Nasasasakyan kami, and then, nagpapatugtog yung amo kong lalaki ng, ng kanta, ng Christmas. Tapos biglang nagulat ako, tahimik lang ako doon. Tapos tinanong niya ako kung ano daw ba yung tugtog daw na Pasko ng Pinas, yung Christmas ng Pinas. So sinabi ko araw ng Pasko yung ang Pasko ay kay saya kung gayoy kapiling na yung song yon about sa mga OFW going abroad or magpapasko sa abroad. So pagka kasi naririnig ko yung kanta na yan, naiiyak ako. Lalo nung first time ko na narinig yan, naguhugas ako, napatulo talaga yung luha ko. Kasi first time ko na magpasko dito and first time na hindi ko man lang makasama kahit isa sa mga pamilya ko. And then, yun nga, pinatugtog ng amo ko and minsan sinasabayan ko yung tugtog. And hindi ko lang na-record lahat kasi nga, akala ko na record ko habang nagko-convo kami sa loob ng sasakyan, hindi pala hindi pala na record. So mali ata ako doon nang sabi ko na everyday nagsisimba tayo ng simbang gabi. So sinabi ko 'yun sa amo ko and na-shock sila. Sabi ko September pa lang Burr months, nagsisimula ang Burr months. Pag patak ng September, inaano na namin yung Pasko, inaano na namin yung Christmas. Yung mga bahay, meron ng mga Christmas tree, and yung mall, meron na. So, ang Pilipinas, ang pinakamatagal mag-celebrate ng Pasko, pinakamahaba. So, sinabi ko, na-shock sila. Sabi ko, sa Pilipinas din, naglilitsyon yung mga tao. Talagang bongga talaga. Sabi niya, parang Chinese New Year. Sabi ko, opo, ganun. Sabi ko, tapos, sabi ko, ito yung first time na wala akong kasamang pamilya, magpapasko ako. Tapos, sabi ng amo kong, itong amo kong lalaki, mabait siya. Alam mo yung makwento, minsan pinipigilan na lang, hindi na lang ako masyadong sumasagot kasi mamaya, na naman yung babae. So, kagabi, hindi na galit yung babae, hindi siya nag-inarte. Pero nakikinig lang siya. Yung lalaki, makwento ba? Sabi ng lalaki, okay lang yan, andito naman kami, magpapasko ka, kasama kami, pamilya ka naman namin, sabi niya. So, parang sabi ko, salamat, sabi kong ganun. Tapos, ayun nga, ito yung first time na magpapasko ako dito and lahat ng OFW nararanasan to. Siyempre, nalulungkot tayo, pero kasi may mga pangarap tayo na kailangan to pa rin. Ilang Pasko pa kaya, ilang New Year pa kaya yung malayo tayo sa pamilya natin. Ayan, so, lalo ako, masyado akong malapit sa parents ko, sa mama ko, siyempre. Pero kailangan nating magtiis. Kaya yung mga OFW dyan, na mga viewers ko, laban lang tayo, kaya naman, diba? Merry Christmas sa inyo. Ayan, so, baka hindi na ako makakapag-upload or hindi ko lang alam, baka mabati ko pa kayo. Basta, Merry Christmas and stay strong lang tayo. Naiyak ako kasi kayo lang naman yung kasama ko parati. Kayo yung kausap ko kahit na hindi ko kayo nakikita. Pero pag nagko-comment kayo, binabasa ko yan. Minsan hindi ko lang nare-reply yan. Pero lahat kayo is na-appreciate ko. Thank you so much. Ayan, so Merry Christmas and then sana yung mga pangarap natin is matupad
And sana mas lalo tayong maging matibay, lalo yung mga halos lahat ng subscriber ko dito is mga first timer, mga bago dito sa Hong Kong. Ayan, so laban lang tayo. Ilan na din sa mga subscriber ko ang na-meet ko na. Kaya natutuwa ako. And kanina, meron akong subscriber na sasama sana sa hiking and hindi ako nakapag-hike. Ayan, so sabi ko, sumama ka sa kaibigan ko. So silang dalawa ng kaibigan, tatlo sila ng kaibigan ko, nagsama sila. Sabi ko, diyan ka sumama kasi mabait yan. Sinabi ko sa kaibigan ko na isama niya yung subscriber ko. So nagsama nga sila. So sana next makakapag-hike na uli ako kasama siya. And yung isa kong subscriber is hindi siya ma... Yung isa nag-hike, yung isa nasa bahay lang. Ayan. So ayun lang. Thank you so much. And kahit anong mangyari, hindi man tayo makakapaghanda ngayong New Year and Pasko, kung ano lang yung available dyan, mag-Greyhams ba ako? May binili ako doon na mangga. Siguro next off, bibili ako ng Greyhams. Ayan, siguro mag-Greyhams ako. Hindi ko kakainin yung mangga na binili ko doon. Ayan, so, ayun lang guys. And ilalagay ko yung convo namin dito ng amo ko. Hindi ko lang alam kung makaka-copyright. Kasi pinapatugtog niya ngayong Pilipino na kanta. Dalawang tugtog ata yon. Tapos, ang bata, pagkatapos ng dalawang tugtog, sabi ng bata, palitan ng jingle bell. Nung jingle bell na, sabi niya, Genevieve, 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 the way. So, ganun yung bata. Ano siya ba? Malambing siya sa akin. Alam mo yung parati niya akong inaasar. Pag nakikita niya akong nagagalit sa kanya or naasar sa kanya, masaya siya sa buhay niya. Sarap talaga. Minsan, nagaganyan ko na siya sa sobrang gigil ko. Ayan. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. Love you all. Yeah, and then every 5 in the morning, ma'am, since December, we already go to church. 5 or 4:30. Up to 25, and then we have a beliefs that after you finish the 25 days and then you could grant some wish. Yes, like that. 25 days? Yeah, of going to church every morning, sir. Oh, at that time? Yes, sir. You need to complete it. Wow. Oh, so need to make sure the alarm is working. Yes. Every day, wow, 25 days. That's quite a lot. What's the meaning of this song? It's like, thank you for the light, and then our Christmas is going to light up. Oh, so this is quite very positive. Yes, sir. I'm on the whole thing. Jingle bell, jingle bell, sir, said Emma. You want jingle bell? It's jingle bell, it's Hong Kong. The Hong Kong song, yes. Ah, there's jingle bell. But this English song, though. Ah. No Chinese song, right? There's a girl. There's a girl. There's a girl. Hong Kong. We wish you Merry Christmas. Ayo. Oh, we wish you a Merry Christmas. Okay. Where do you learn this song? In school? Maybe. Jingle bell. Jingle bell. We sing a lot of UK song actually. This is the UK governed Hong Kong before. Yeah, for 100 years. 100 years. That's yeah. Right. Hong Kong is under the UK before. Yeah. They rented Hong Kong for 100 years. Oh. That's why you want to play it. Guy TV. Guy TV. Crusty
is Emma Wu, Emma Wu, Emma Wu, Emma Wu. Just to tease me, hi. So you didn't sleep, Emma, huh? Which one? Yeah. Yeah, it's okay. It's still pretty, Emma. Because it still have a light and then there's a bling bling. Hiya! What's that one? Which one? Yes. It's a light. Hiya, it's a light. I thought it is a toy. It's not?